So kakatapos ko lang mag-edit ng aking travel vlog sa Sea of Clouds na Biscaya. Doon ang gamit ko ay stock muffler. Ito binalik natin yung aftermarket. So anong istorya, bakit binalik ko sa stock muffler? Nasira kasi ito mga kaibigan, yung bracket dito. Ngayon yan, dinoble ko na, sigurado matibay na yan. We post it! Pupunta tayo sa... Nabanggit natin tungkol sa muffler, stock muffler. Pag-usapan natin tungkol sa stock muffler, ano? Para to sa mga taong believe na believe sa mga dalubhasang engineer. Napaka ikli lang nun lugar na yun. Short ride lang to, very short ride. Yan, maraming humps dito. Kaya hindi tayo makapagmadali. Pero subukan natin. Yan, nangangamote na tayo, no? May mga hype na hype sa YouTube, mga nangangamote. Ngayon, stock muffler saka aftermarket. Ano mas maganda? Siyempre aftermarket, guys. Dahil itong ating stock muffler, in-engineer yan para mag-conform lamang sa mga requirements gaya ng noise reduction saka ng emission control. Yan. Kaya humihina talaga yung performance, guys. Naramdaman ko na mas malakas talaga itong open muffler. Tanggapin na natin ang katotohanan. Magaling siya sumingit, ano? Ano ba? Sisingit-singit tapos pinagagawa. So sa mga past few vlogs natin, mapapansin nyo, hindi ako masyadong mabirit, di ba? Dahil, syempre, inahalagaan din naman natin yung motor, no? Mas mabirit ka, mas malakas ka sa brake, o di mas mabilis mapupupod yung brake mo. Yung mga simpleng maintenance na ganun, di ba? Imbis na mas mapapatagal mo pa yung brake life, mga brake pads mo, eh hindi natatagal kung ikaw ay masyadong stop and go, birit-birit. Ako'y nagugulat pa rin dito sa motor na ito. Hindi naman siya kasing bilis ng mga 1000cc, pero okay na rin. Pak-pak na rin, di ba? So mga bagay na natutunan ko sa long ride sa aking last few episodes. Una, na yung aking mga subscriber ay mga walang pakialam. Yan! Ayaw nila ng travel vlogs. Gusto nila yung mga buting-ting vlogs lang dito sa channel ko. Saan ko ba kayo napagkukuha ang mga subscriber kayo? At napakasarap mag long ride, guys. Kasi ang dami mong bagong lugar na bago mo lang nakikita, di ba? Ituloy natin yung vlog mamaya. Cookie BPI. So napakabilis matatapos ang storya natin kung tungkol lang to dun sa... Okay, bumalik tayo dito. Mga bagay na natutunan ko sa stock muffler versus aftermarket exhaust. I-mention natin, kung magmo-modify tayo ng ECU retuning, mas mainam na shorter pipe yung gamitin nyo. Kaya lang, mas mainam lang rin yun sa racetrack. Dahil maingay yun, at syempre, performance upgrade, pang racetrack lang yun, di ba? Nag-agree naman siguro kayo tungkol doon. Napansin ko pa, no, based on my personal experience sa motor na to, mas mabilis mag-init yung makina kapag naka-stock pipe. Mas malamig yung makina sa aftermarket exhaust na kinabit ko. At ang advantage ng mas mahaba, nare-retain niya yung back pressure na kailangan pa rin nung depende sa tuning nung ECU, ano. Yun yung advantage ng ating stock longer pipes. At hindi siya ganun kaingay. Yun. Umatend ako ng isang motorcycle class training kamakailan. Binilag ko siya pero hindi ko pa na-edit. Na-edit ko na pero hindi ko pa napapolish. So yung ating vlog tungkol dito sa pagmaneuver sa slower speed. At natutuwa ako din sa training na yun.
dahil dami ko natutunan. Hindi ako marunong mag-U-turn dati ng mga tight. Pero ngayon natutunan natin ano. Ayan, may interested ba kayo na makakita ng ganung vlog? Kasi ang hirap mag-edit, no? Tapos wala naman palang nanonood. If you support this channel, show it to me. Mag-comment naman kayo dyan. Diba? Kapanahon na ng 10,000 subscribers ko nung ipinlog ko yung tungkol dito sa aking pagkakawala ng trabaho. Yeah, dito ako nagbablog noon. Dito ako pumapasok dati sa kumpanya na yan. Nakakamiss din eh, no? Nakakamiss yung magsusot ka ng very prestigious uniform. Pero yung trabaho hindi nakakamiss. Uy, classic riders, oh. Shout out. Another classic rider. Isa ako sa mga vlogger na naglalabas ng sama ng loob sa vlog, ano. Parang isa na rin sa marka natin yan, no? Pessimistic vlogger. Huwag tayo mag-highway, dito tayo sa looban para mahaba-haba yung ating usapan. At saka mahirap magsalita kapag mabilis. Chill lang muna tayo. Ngayon, yung pinagbilang ko ng motor na to. Sukat bagal man tumawag ng umaga para lang sabihin sa akin na void na yung warranty ko dahil nag-DIY change oil ako. Ngayon, ano may issue ko ron? Bakit nasa manual kung ilan yung langis na ilalagay, mga ganyang bagay, di ba? Kung paano mag-change oil kung hindi ka pwedeng mag-DIY change oil. Saka nakausap ko yung sa Kawasaki mismo, shoutout Aldin Lueda. Sila, hindi sila ganun kahigpit sa warranty ng mga motor nila, no? Mas mahigpit pa yung dealer. Sila pa yung nagsasabi na void na raw warranty, samantalang sa Kawasaki hindi naman daw. Nakakusay lang. Well, meron naman akong siguro ipapagawa din sa kanila dahil yung mga pagbaklas-baklas nito someday kapag may maintenance natin, nakaka 2,500 na tayo. Meron siguro ditong mga hindi ko kayang i-DIY, di ba? Dahil kulang naman yung tools natin. Pero kung sapat yung aking tools, I'm pretty sure kaya ko naman din gawin yun. Magpapaservice din tayo sa kanila someday. Ngayon, hindi pa nasisira, void na raw yung warranty ko ang iyan. Wala pa akong ginagawang masama sa motor eh, no? Panira ng araw eh. So yun, yun yung vlog natin na kung kayo ay magpapalit ng aftermarket exhaust pero wala naman kayong planong mag-ECU retune, I suggest na yung longer pipe yung gamitin nyo. Hindi siya masyadong maingay at at the same time, nare-retain nyo yung slight back pressure para sa mag-match pa rin yung sa stock tuning ng ECU. Yun, yun yung pinaka-lesson natin for today. Ngayon, bakit ba? Bakit yung shorter pipe at longer pipe ay magkaiba? Alam ko maraming nakakaalam yan. Pero yung generation natin ngayon, yung kasalukuyan nating panahon, ang tingin sa'yo pasikat eh kapag nagsishare ka ng knowledge, ganyan. Namimiss ko yung mga araw nung mga una pa lang yung internet sa atin na dahil ngayon mga tao, hindi sila natuto sa Google. Based on personal experience lagi sila, no? Kaya mahilig sila mag-share ng mga knowledge nila. Ngayon, ang mga knowledge natin, mga ano eh, mga na-Google na lang eh. Kaya nangaunti yung mga nag-share ng legit na knowledge sa atin. Kung may mag-share man, papiyaw lang, wala ka namang ding parang matututunan. Akala mo minatutunan ka pero ano lang din. Mga na-Google lang din naman nila yung itinuturo nila. Maraming salamat sa panonood, ano? Mga kaibigang nananalig sa ating channel. Ang kinakataka ko lang sa long ride, no? Sa mga ride vlogs ko, bakit yung mga subscriber ko hindi ano, hindi interested, ayaw i-click yung aking mga thumbnail. Hindi man ako nakiklickbait, ha? Mukha bang clickbait? Well, di mo rin masisisi, ano? Kasi base sa mga nauna kong mga vlog, mga noob talaga yung editing skills ko, eh. Mga sapilitan, eh. Pero nag-i-improve naman tayo, guys. I-check nyo na rin yung aking latest travel vlog pa. Ma-enjoy nyo rin naman. I-promote na rin naman natin yung channel na ito. Ito talaga yung hilig ng channel na to, no? Yung tungkol sa pagmumotor. Kaya anything na tungkol sa pagmumotor, i-share natin yan. Mapa small bikes or larger capacity bikes or travel vlogs gamit ang ating paboritong libangan na motorsiklo.
i-share natin yan dito sa channel. Kaya huwag natin kalimutan mag-subscribe, mga kaibigan, ha? At iwanan nyo ako ng matindi-tinding like, comment dyan. So, yun na lang yung suporta nyo sa ating channel, mga kaibigan. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Thank you. Safe lang, safe lang.